Hi mga kaparn, malungkot na Biyernes ang binigay ni Miss Market sa atin last week. Madaming nag-breakdown na stocks. Check natin ang ating index at tingnan na din natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, gumawa tayo ng video dyan. Ito po yung itsura niya. Pakihanap mo lang po sa ating tutorial playlist. Explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano natin tinatransfer yung mga na-screen nating stock sa isang spreadsheet. Check natin ang ating index. Ang dami nag-breakdown na stocks nung Friday. So, yun na nga guys. Nung Thursday, bumaba siya dun sa box. Pero nung Friday, red candle ulit siya. Hindi man masyadong mataas yung binaba nitong ating index, yung mga blue chips natin. Pero madaming second liner, third liners na binabantayan natin na nag-breakdown. Tingnan natin itong index natin. Nasa dalawang support yung index natin. Itong MA50. Tsaka itong taas itong Darbus box na to. So yung babantayan natin sa Monday or bukas. Kasi pag nag-breakdown na naman siya dyan. Titingnan natin dito. Itong area na to. And dito na. Ilalim nito. So maganda tong area na kinalalagyan ni Miss Market ngayon kasi may confluence siyang dalawang support. So ito yung support niya, tapos ang Darbus box, tsaka support niya itong MA50. Pero tingnan natin kung mag-hold kasi pangat yung ginagalaw niya nung last Friday, baka magdire-diretso. So sana lahat tayo nakapag-cut nung Friday. So yan, bantayan natin bukas guys. Ang hinahanap natin ngayon, syempre may mga market leaders pa din tayo. Yung ibang top 5 picks natin, market leaders. Pero abang hinahanap natin dito ngayon yung mga bounces na. Pag ganitong malalim na yung ibinababa ni Miss Market. So bounces, tsaka mga swing trades natin. So ganun pa din gagawin natin guys. Range trade pa din tayo dito. Pag may sinet kayong TP, kailangan nag-TP talaga kayo. So range lang tayo. Buy sa ilalim ng range, sell sa taas ng range. Ganun-ganun lang. Huwag muna tayo umasa na tataas ng tataas yung ating mga hawak na stocks. Check natin yung ating top 5 picks para bukas. Wala tayong breakout ng Friday. So top 5 picks, July 19, Monday. EMP, Ace, Wilcon, tsaka si ICT and BC. Check natin si MP. So si MP, market leader natin to. So ito yung nahanap natin ngayon guys, mga market leader. Yung kahit na bumababa si Miss Market, tumataas yung ating mga market leader. So kung ni-range trade ba natin to, mga ilan yung kanya magiging gain, mga around 6% pag magbibenta ka dito sa taas kung mag-range trade ka. Pero tingnan natin yung breakout ni EMP. Breakout level natin dito 12.80, bibili tayo after niya mag-breakout 12.82. possible TP natin dito kay EMP, malayo yung pinagkuhaan dito sa area na to. Pero may mga support siya dyan. Nag-react yung price dyan sa area na yan. Pag tumatama, possible TP natin 14.00, possible gain 9.06%. Katos natin, nakuha natin sa ating trade plan calculator 12.42. volume nya ng Friday, below average. RSI nya 67.36. yan si EMP. Next natin si Ace. Si Ace, bago lang to.
So small cup, ingat-ingat kayo dito, medyo mabilis gumalaw. Kagandahan dito kasi lahat na lang bumagsak nung Friday, pero itong si Ace, kung makikita nyo yung price, tumataas pa din. Tsaka maganda yung volume nyo. Gawa natin ng box si Ace X. Pwede dito yung box guys, 2.14, or dito sa candle na to. So body to body. Pero ilang beses din naman tinamaan yan. Mas madaming beses na tinamaan yan dito. Tatlong beses. So ayun yung kuhain natin breakout level. Breakout level natin dito, 2.10. Bibili tayo after na mag-breakout. 2.11. Ilang battery nito ni Ace nung Friday? 163. Possible TP natin kay Ace. Hanapin natin dito sa kaliwa. So dito may reaction yung mga price niya sa area na to. And kuhain din natin to, yung peak. Double check na natin, baka meron pang iba. Okay na yan. Half time TP dyan. Possible TP natin kay Ace dito sa unang resistance, 4%. Sa pangalawang resistance, 12.88%. So ito yung kuhain natin. Pasok sa ating risk to reward ratio. Possible TP, 2.38. So sasama nyo yung itong mga resistance na to na yung pinaplot natin doon sa plan nyo. Kapag tumama dyan, magiging alert kayo. Obserbahan nyo kung ano yung magiging reaction ng price. Pag medyo hindi maganda yung reaction ng price dyan, mag-consider kayo magbenta. Cutloss natin dito kay Ace. 2.11 tayo bibili. Tanggalin muna natin si FB. Cutloss natin, 4%, 2.04. Itong 4% cutloss natin, ito yung maximum na inaallow natin na matalo tayo sa isang trade. 2.04, 4% cutloss. AOTS na din si Ace. Volume niya nung Friday, above average. Very significant yung volume niya nung Friday. RSI niya, last time nauntog doon sa RSI 70. So maganda to kung magbe-breakout dito sa RSI 70. Kung magbe-breakout yung price niya dito sa Darvas Box. And sana with volume. So ayan si Ace, next natin. Si Wilcon. So guys, ito, naiiwan yung mga malalakas talaga. So si Wilcon, bumababa yung index. Pero yung price nito ni Wilcon, lumalaban. Oh. Sama natin to. Bantayan natin si Wilcon. Breakout level natin dito. Itong high nitong candle na to. 22.10. So bibili tayo after niya mag-breakout, 22.15. Possible TP natin dito. Nakuha natin sa ating trade plan calculator. Meron tayong pang compute niyan. Hanapin natin si Wilcon. Ito si Wilcon. So 10% TP since walang resistance sa si Wilcon kasi all-time high. So yung TP natin, gagawin natin by percentage. So initial TP natin dito, 24.68 or 24.70, 10% gain. So ayan, 24.70, doon natin nakuha yan. Dito sa ating trade plan calculator, meron tayong tutorial na ito sa paano gumawa.
palaging nagagamit. Kung kaya nyong gumawa, gawa kayo itong trade plan calculator. Andito yung pwede nating 5% TP, 10% TP. Meron din tayong cut loss dito, 4%. Pero kung meron kayong ganito, mas maganda. Kasi automatic mo nako-compute yung mga price na kailangan nyo. Itong TP, wala lang dito yung average guys ah. Kasi hindi ko na nilagay dito. So TP, ito, TP and cut loss. Ang cut loss ni Wilcon, 4%, 21.46 or 21.50. 45 pala, ginawa kong 45. Nira round up po kasi by 5 to si Wilcon eh. So ang 4% cut loss natin dito kay Wilcon, 21.45. Volume ni Wilcon nung Friday, above average RSI niya, 59.99. Tapos naka AOTS na din to. Next natin, ICT. So ito yung mga matitibay. Nag-breakdown yung market, pero sila nagko-consolidate sa taas. Ito yung mga gusto natin guys na hinahanap, yung mga market leaders. So dati, ito yung ating plan kay ICT. Ilang percent yung binaba niya dito. Hindi pa naman na-hit yung ating cut loss. So okay pa to si ICT kung bumili ka dito sa breakout level niya. Mabagawin natin itong box ni ICT. Alam ko all time high din to, kaya week to week tayo. Breakout level natin dito. Ito yung all time high niya. 167.80. So 187.80. Bibili tayo. 167.90. Adjust na natin to. After niya mag-breakout doon sa kanyang all-time high. Possible TP natin dito, kagaya ni Wilcon, kukuhain natin sa ating trade plan calculator. 167.90 tayo bibili. 167.90. So, ang TP natin dito, 187. Adjust na lang. 187. Cut loss natin dito kay ICT. 4% cut loss, 162.70. Adjust na lang natin. Maraming din tayo nagbubura. 162.70. Volume ni ICT nung Friday, below average, RSI niya 57.20. So ang pagkuha pala natin uli ng ating mga top 5 picks guys, ang nilalagay ko lang doon sa screener ng Investa is greater than or equal 50. Konti lang yung nag-above 60 ngayon na RSI, kaya yun muna, above 50 muna tayo. Si ICT, AOTS na din siya. So kung magte-trade kayo, tingnan nyo yung MAs nung mga stocks. Ang pinipili ko ngayon mga itinitrade, yung mga naka-AOTS eh, mga bounces ko, tsaka yung mga swing trades, puro AOTS sila. Last natin, sa ating top 5 pick, si BC. Check natin si BC. Noong Friday, maganda yung ng mining. Maganda yung galaw ng mining. Check nga natin. Na-check ko ito, kaso nga lang, di ko alam. Nung pagkatapos eh. So, bumagsak din pala guys. So, tinitignan ko ito, mga 11 o'clock. Maganda yung galaw nito ni mining. Hindi ko alam kung nandito na siya or around dito sa week na to.
Nung pala, nung Friday, bumagsak din to si mining. So, well, ganun talaga. Check natin si BC. Si BC naman, gain siya nung Friday. Kahit bumagsak yung mining. Adjust natin tong box. So, nagsusupport talaga tong area na to, ah. Tandaan natin. Breakout level natin dito, adjust natin kasi tumaas na yung kanyang mga levels dito. Breakout level natin dito 5.85, bibili tayo after na mag-breakout 5.86. So adjust na lang din natin. Possible TP natin dito. So dito natin nakuha sa area dito. So may box siya dyan, guys, natandaan ko pa yata ito. Makikita nyo may box siya dito. May dalawa tayong pinlat na resistance. Pero nakuha natin yung sa taas kasi yun yung pasok sa ating risk to reward ratio. Pero titingnan nyo pa din kung ano magiging reaction ng price dito sa isang resistance nya. So possible TP natin ngayon dito. Yan yung ating possible gain, 8.09%. Possible TP natin, 6.34%. Cutoffs natin dito, adjust natin. Ang bili na natin kay BC, 5.86. 5.86 BC. Nawala na din pala si BC dito. Tanggalin natin si CNPF. Buy natin kay BC 5.86. Katas natin kay BC 5.68. Adjust ng konti. Yun, pasok. Volume ni BC ng Friday above average, RSI niya 56.02. Yan yung ating top 5 picks para bukas, guys. July 19, Monday. Check tayo ng mga ibang binabantayan ko. So, yung mga binabantayan ko naman bounces, si B. So, makikita nyo si B dito, ito yung kanyang previous box. Meron tayong previous box dito. So, ang critical level niya ni B, itong area na to. Ang ilalim na ng box dito, kung makikita nyo itong box na yan, sige, lagyan muna natin pala ng box. Ito yung box natin dati. And then yung critical level niya, yung gitna niya, yung dalawang box na yan. So, tumama na siya dyan ng Friday. Tingnan natin kung bababa pa siya uli dyan, kung itetest niya itong box na to. So, yan yung binabantayan ko. So, mga tinitrade ko, guys, sa swings, tsaka sa mga bounces, mga naka-AOTS pa din. Kasi sa aking palagay, sa akin lang to, guys, ha, mas stable itong mga pa-uptrend na stocks. Kasi itong mga AOTS na to, indication to na nag-uptrend yung stock, eh. So, tingin ko mas stable itong mga to. Kesa dun sa mga pa-reverse pa lang. Or yung mga hindi pa aligned yung mga MAs. Yan. Isang binabantayan ko, si B. Isa pang binabantayan ko, si GMA7. So ito, AOTS din, guys. And then currently, kung i-range trade natin to, nandun siya sa range ng sa kanyang support. Tingnan natin kung ito na yung kanyang support. Nagre-react palagi yung price dyan, no? Tingnan nyo. Babantayan lang natin tong area na to. Baka may konting overshoot, tapos babalik dyan. Pwede tayong bumili. Okay, mababa na din yung kanyang RSI, 45. Pero pag bumalik naman sa 50, mas okay. Tsaka itong si GMA7, naka-AOTS din kung makikita nyo. So ito yung mga gusto kong binabantayan. Check nga natin si Ever. Ever, naka-AOTS pa din. Kung ito si Ever, bumaba na siya pero tumaas siya nung Friday. Kaso may nagbentahan nga, ayun, bumaba yung price niya.
naka ilang percent gain na to sa nung Friday eh. Pero nahila pa baba. Pero tingnan pa din natin tong area na to. Ito pa din yung area na binabantayan natin dito. Tong gap na to. Or pwede na din dito sa area na to. Kung saan siya nag-stop nung nakaraan. Yan. Ganyan sa week. Titingnan natin yan. Pag bumagsak sa dyan, then ito na yung tinitingnan natin. Baka pwede siya mag-confluence sa MA50 din. Sa bounce niya. Itong MA50. Itong blue line. And then kung magsalubong sila dyan, mas okay. Meron tayong confluence. Okay, yan muna guys. Paalala lang, ingat-ingat sa pag-trade. Kasi pangat ng ating index, hindi maganda talaga yung galaw ngayon. Haba na nung binaba niya, oh. Pero makikita niya naman, naka-AOTS na siya. Pero ang binabantayan pa din natin dito guys, ito. Baka ito yung gayahin niya kasi. Palagi kong binabanggit tong area na to. Kung makikita nyo dito, tumaas siya. Kagaya ng ginawa nung market natin ngayon. After nung mahabang pagbagsak, meron siyang ganito. So, tumaas na siya, di ba? Parang dito, tumaas na siya. And then, tingnan natin kung gagayahin niya itong pababang to. Tapos makikita natin, nag-AOTS din yung kanyang mga MAs dito. Ito, AOTS yung mga MAs niya. Nag-align. Kaso saglit lang. Ito din, nag-align na. Kaso tingnan natin kung saglit lang din yan. Ang spaghetti naman, ito. Pag nag-spaghetti yung mga MAs, ibig sabihin nagsa-sideways. Yung spaghetti MAs, guys, yung MA na dikit-dikit na hindi mo ano kung sino yung magkaka-align. Kung saan, asa na yung MA20, saan yung MA50, saan yung MA100. So, yun yung spaghetti. Parang nagdidikit-dikit yung mga MAs nila. Tanggalin natin yung isa. Yan. Baka magdikit-dikit muna yan. And then, tsaka uli, umangat. So, sideways muna. Pero currently, parang pababa pa ito si mass market eh. Mukhang hahabol itong MA20 dun sa dalawang MA niya. So, magdidikit-dikit muna yan. Tapos, sideways, tsaka baka umangat. Sana ganyan yung maging scenario. Sideways, sana, angat. Tapos, wag sana yung sideways, tapos pababa uli. So, yan. Ingat-ingat sa mga trade. Pag wala kayong makitang setup talaga, pwede naman kayo mag-pass muna mag-trade. Meron akong video niyan. Pinost ko doon sa Investa. About dun sa mga pwede natin gawin pagka pangit ang galaw ni Miss Market. Doon na tayo sa ating quote. A champion is someone who gets up when he can't. Sabi ni Jack Dempsey. So yan guys, ngayon, wala tayong nakikitang motivation para mag-aral. Pero dapat, kahit yan ito yung ginagalaw ng Miss Market natin, ng ating index, nag-aaral pa din tayo. Tignan natin kung ano yung galaw niya. Gaya nung kanina, di ba? Tinitingnan natin yung DNA niya. Ano nangyari? Nung tumaas yung price niya, bumaba, tapos nag-sideways. Ano nangyari din sa mga MAs? So, palagi tayo nag-aaral dapat. Lagi tayo nag-take note. Kahit hindi tayo nag-trade, dapat nag-observe pa din tayo sa ating market. So, ganun yung mga champion, guys. Kahit walang motivation, basta't alam nila ang kailangan gawin, ginagawa nila. Aral-aral pa tayo, guys. Salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportahan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.